Magandang gabi po sa lahat ng taga-subaybay at nakikinig sa programang Pathag. Magandang gabi po sa lahat. At sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ng inyong mga mahal sa buhay at ng inyong mga kaibigan. Binabati po namin ang lahat ng mga Catholic faith defenders sa buong Pilipinas at of course sa mga friends natin sa iba't ibang pangkat ng pananampalataya na nanonood sa pagkakataong ito. At ngayon ay makakasama ko po ang ating kaibigan na si Brother Romel Palma galing pa ng Iloilo. Brother Romel Palma, may gusto ka bang batiin? Alright, maraming salamat at magandang gabi po sa lahat, no? At ito po ay isang malaking oportunidad para po sa atin na mapabilang po sa napakagandang programa nito, no? Kasama po natin ang aking mentor, no? Brother Dwayne Cartuhan, no? At binabati ko rin po ang lahat ng mga masugid na taga-subaybay po ng punto por punto kung kayo po ay nanonood ngayon dyan. At sa katotohanan ng pag-usapan, kung kayo po ay nanonood, mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabing sa inyo pong lahat. At kay Reverend Father Tomas Silicana, kay Reverend Father Darwin Gitcano at sa lahat po ng mga manonood ngayon sa pagkakataong ito. Ah, okay po. At soon ay pupunta si Father Darwin Gidgano doon sa baba natin, no, kasama si Brother Vindel Talibong. So, invited lahat ng mga taga Western Visayas na gustong makapunta at sa, of course, mag-meet si Father Darwin Gidgano. Okay? So, ngayon, ang isa sa pinaka mahalagang paksa nating pag-uusapan ay ang tungkol sa isa sa pinaka-paboritong talata ng ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo, kung saan ay ito daw ang fulfillment, kung saan totoo or tunay ang kanilang iglesia, kung saan na yung tinawag daw ang kanilang sugo doon sa Isaiah chapter 43 verse 5. But of course, hindi muna natin pag-usapan yan, kundi yung gusto nating patunayan dito ay yung kiniklaim nila na kasi mayroong mga versions ng Bible na kung saan ay ang nakasulat doon sa Isaiah chapter 43 verse 5 ay instead na east. Yun talaga ang mostly ang nakasulat. Pero merong mga translations, gaya ng Wuhan translation, and of course, yung Good News translation na ang nakalagay doon ay far east. At doon sa isa ay distant east or malayong silangan doon sa or malayo ng silangan sa Ilonggo. So, ginagamit yun ng mga kaibigan natin sa Iglesia ni Cristo para patunayan. At of course, alam natin kung ang intention nila, no? At ikakapit nila doon sa ibang mga references na hindi naman biblical. Dahil yung malayong silangan daw ay tumutukoy sa Pilipinas. So, pero ngayon, of course, walang biblical scholar na maniniwala na yung kahit pa, no, na yung ipagpalagay natin na tamang salin yung Far East, hindi pa rin walang biblical scholar na matino na a-agree or sasang-ayon na yun ay tumutukoy sa Asia o Pilipinas. Ngayon, panoorin po muna natin ang unang video na pahayag ng mga kaibigan natin sa Iglesia ni Cristo kung ano ang sinasabi nila tungkol sa bagay nito. Yan. Ano po ang isa sa halimbawa, kapatid na bularan, ng puna tuling sa ng mga depensor katoliko tungkol po sa aral ng Iglesia ni Cristo? Sinasabi nila na wala raw po kami mababasang Far East sa Isaiah 43:5. Ang may pahayag mismo niyan ay ang mga depensor ng Iglesia Katolika. Panoorin po natin. Wala pong nakalagay na rahok nito. Kaya yung isang ministro na ng Iglesia ni Cristo na nakipag-debate doon sa kapatid natin sa Cebu. Yung si Ginoong Conceve Delasyon. Tama po yung nakalagay sa ano sa screen na i-protect. Ginamit niya pa yung Aleph Codex eh. Pero yung translation na nilagay ng Far East, yun ang mali. Yun po ay tahas sa Pandaraya. So, yan po yung video na ginamit naman kaibigan natin sa Iglesia ni Cristo kung saan kasama ko pa po si Attorney Marul Yasos ng panahon na yan. At of course, hindi ko po babawiin yung sinabi ko po dyan. Tama naman talaga, wala naman talagang yung pinakita nila sa screen ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo na doon sa manuscript na Aleph Codex. Tama naman talaga yung meron doon mababasa. Kung sino man yung nakakabasa ng Hebrew text, meron talagang misrak. Pero paglagyan mo ng Far East doon, hindi naman talaga tama na lagyan mo ng Far East. Ayun, alam ko ang gusto na palabasin diyan na dinlagyan nila ng Far East dahil may mga translation kagaya ng Wuhan translation. Pero saan nilagyan nila doon ng paliwanag doon sa ano pa, parang halatang palusot na lang ito eh. Kasi pwede mong ikwento yan doon sa mga hindi nakapag-aral ng Hebrew. Pero hindi mo pwedeng ikwento ito o paniwalain yung mga taong nakapag-aral kahit manong ng basics ng biblical Hebrew. Kasi yung word na misrak, no,
sa mga English readers, Misra, pero doon sa mga ano talaga, ang tamang pronunciation is Misrak. Now, tingnan natin kung anong ibig sabihin ng Misrak. No, kasi may mga translation, babasahin nila mamaya diyan yung mga translation. Dito po sa Aconcise Hebrew and Aramaic Lexicon, tingnan po natin ano po ang ibig sabihin ng salitang Misrak. Bago po yan, ipakita po muna natin Brother Vinny yung Misrak sa screen, no? Bago po natin basahin yung mga lexicons dito, yung mga Hebrew, Old Testament dictionaries, pakita po natin muna sa screen yung Hebrew word na Misrak. Ayan po, nakikita po ninyo sa inyong screen, yun pong salitang Hebrew word from right to left na mababasa ninyo sa itaas, yan po ay Misrak. Yan po, nakikita po ninyo yung sa gitna, yan po ay part ng The Great Isaiah Scroll ng Isaiah chapter 43 verse 5. Makikita po ninyo dyan ay ang Misrak. Mimisrak. Yung mimisrak, yung MI na una, yan po ay preposition, at tapos po yung sumunod ay misrak, na ang ibig sabihin ay silangan or is. Ngayon, puntahan natin yung mga lexicons or mga dictionaries. Ito po una, papakita po natin sa screen, Brother Benny, no? Ito po, makikita po ninyo, isa sa mga lexicons na dala natin dito ay ang Aconcise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. At dito po sa pahina 189 or page 189 ay makikita po natin dito kung ano ang ibig sabihin or ang kahulugan or definition ng Hebrew word na Misrak. At dito po ay makikita natin ang ibig sabihin ng Misrak or Misra means sunrise or east. Wala po ditong far. Bakit po tayo nanindigan na walang far? Kasi sa Hebrew, yung katumpas ng salitang far ay raho. Actually, sa Hebrew grammar, pwede namang ilagay doon kung may far east talaga. Dapat ang ilagay doon ay mimisrak, rahok. Eh, wala namang rahok doon eh. Kaya naninindigan tayo eh. Ngayon, ito pa. Maliban sa lexicon na pinakita natin, dito po sa The Complete Word Study Dictionary na gawa po ng mga biblical scholars katulad ni Dr. Eugene Carpenter, dito po sa page 592 ng Old Testament Dictionary, ito po, Misrak, a masculine noun showing the place of the sunrise, eastward. Ayan, wala pong far. Pero kapatid, wala tayong nakikita ang far. Dalawa na po ang nabasa nating lexicon, may ginagamit ng mga students at lalong-lalong ng mga scholars. Dito po sa isang scholarly na dictionary, Mounce's Complete Expository Dictionary, Old and New Testament. Yan. Dito po sa page 204, East. Sabi dito, Misrak. This word means the East. Wala pong far. Klaro yan, ha? Okay. The place from where the sun rises. Ngayon, bakit po naninindigan yung mga kaibigan natin sa Iglesia ni Cristo na tama yung Far East na nakasulat doon sa The Mopa Translation? Kasi po meron silang pinapakitang dictionary ng Smith Bible Dictionary. Baka isipin nila, hindi natin pinapakita, no? Pero meron na po kaming tatlong lexicon or dictionaries na naipakita sa inyo. Walang far, ha? Ngayon, puntahan natin yung Smith's Bible Dictionary. Ayan po. Kung nakikita po ninyo sa inyong screen, ayan po yung ginagamit nila, yung nilagyan po natin ng pula at saka underline. Sabi po dyan ay, on the other hand, ayan, pag isasalin po natin yan sa Tagalog, sa kabilang banda, on the other hand, Misrak is used of the Far East with a least definite signification. Ang problema, hindi po ito naiintindihan ng mga gumagamit. Eh. Pag isinalin po natin yan sa Tagalog, ibig sabihin niya ay sa kabilang banda, walang tiyak na kahulugan ang paggamit ng Misrak sa malayong silangan. Kung ikukumpara mo ito doon sa tatlong dictionaries or lexicon na pinakita natin, kanino ka dapat maniniwala? Diyan. Saan ka maniniwala? Doon tatlo, kontra isa. O sabi dito, sa kabilang banda, walang tiyak na kahulugan ang paggamit ng Misrak sa malayong silangan. Ayan po. Ayan. Ngayon, ang challenge po natin sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, sige nga po, patunayan ninyo na sa Hebrew grammar, o patunayan nga po ninyo na hindi pwedeng i-construct sa Hebrew text yung may Misrak rahok. Kung hindi pwede yon, baka sabihin kasi ng iba, hindi na kailangan kasi may nagsali na Far East. Kaya ayan nun sa MOPA translation. Ngayon, punta naman natin yung isa pang video. At ang mabigat yan, kapatid na Bularan, mismong sasalin po nila. Mayroon ba tayong patutuo dyan? Total, si Mr. Dwayne. Ano naman ang tumututol. Pwede basahin natin yung mismong Biblia na isinalin ng Iglesia Katolika at ng mga Protestante. Meron po itong Nihil Obstat. Ang pangalan ng may Nihil Obstat ay Nemesio Espinosa Imprimatur Artemio G. Casas.
arsobispo no ng Haro Iloilo City. Opo, opo, opo. July 2, 1982. Bah, matagal na. In 1982, at itong babasahin natin, copyright 1983. Mm-hmm. Mm-hmm. Sa Isaiah 43:5, dito sa Bibliang Hiligaynon, opo, si Mr. Cartuano, Hiligaynon po, alam niya po ito. Mm-hmm. Pag sinabi niya, mali yung nakasulat na Far East, mm-hmm, sa Mapa Translation. Opo. E paano itong sali naman ng Iglesia Katolika at mga Protestante na may lagda pa mismo ng mga otoridad ng Iglesia Katolika? Masahin natin ang 43:5. Hindi ka magkahadlok. Kaya ako upod sa imo, halin sa malayo nga sidlangan, kag sa pinakamalayo nga katundan, papaulion ko ang imo mga tao. Dito ang nakalagay, malayo nga sidlangan. Eh, total, eh, Ilonggo naman kayo, Karen eh. Ako naman, Cebuano. Teka, ano ho ba talaga ang, kung sa i-English po natin yung malayo nga sidlangan, ano ho katumbas niya? Ano po, ano? Far East. Far East. Eh ngayon, kung itanong nila kapatid na Ramil, eh ang binasa niyo ay, anong Biblia po yan? Hiligaynon. Hiligaynon. Pero wala kayong mababasa na Bibliang Tagalog na isinali ng mga otoridad ng Simbahang Katoliko na ang tinutukoy doon sa Isaiah 43:5 na East ay malayong silangan. Ano ang reaksyon natin doon? Mali na naman sila pagka ganyan. Yung pong yung mismong sali na yan, maayong balita ho ba yan kapatid na? Maayong balita ang Biblia. Sa Hiligaynon. Eh dito, yan ay may imprimatur, may nail of stamp ng mga pari ng Simbahang Katoliko. Ito naman ang babasahin, kapatid na Michael, kapatid na June, magandang balita Biblia. Biblia ng Tagalog po, at ganito po ang nakasulat. Siguro ipakita natin kung sino ang may nail of stamp. No objection, ibig sabihin, Jose Abriol, 1980. Mayo 17, 1980. Una pa yan dito sa binasa. Opo, tama po yan. Tsaka ang imprimatur allowed to be printed po, ang ibig sabihin yan, Jaime Cardinal Sin, Arsobispo po ng Maynila, Mayo 28, 1980. May lagda po nila ng mga paring ito. At pakinggan po ninyo ang nakasulat sa Isaiah 43:5. Huwag kang matatakot, ako'y kasama mo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran ay titipunin ko kayo at ibabalik sa dating tahanan. O paano ngayon ito? E pandaraya yan para sa kanila. Eh di lumilita ako kapatid na rin eh. Ang nandaraya nito, yung mismong kanilang kardinal. Brother Duing, nakita natin, no, na napansin natin yung mga argumento ng INC na tatag ni Felix Manalo, eh totoo daw, no, nabasa yung Far East sa translation mismo na may nihil. Ano yung primate? Okay, okay. Una, bago na natin sagutin. Sabi ni, ano, ni Caramel Pano, kaibigan din kami nito eh. Ang mabigat pa daw. Ako ni Caramel, hindi yan mabigat eh. Sus, napakasimple niyan sagutin, no? Tapos sabi niya, nanuloko daw yung cardinal natin kung para basin natin na maling translation yun. Mm-hmm. Actually, ang tanong ko sa inyo, naiintindihan niyo ba talaga kung anong ibig sabihin ng imprimatur? Mm-hmm. Meron ba kayong maipapakitang references nang ibig sabihin ng imprimatur ay walang mali sa pagsalin? Meron pa kayong mapapakita? Mag-research po muna tayo bago tayo magbigay ng komento. Ng komento. Mm-hmm. Kung ano talagang ibig sabihin ng imprimatur? Mm-hmm. So Brother Benny, pakita po natin yung ibig sabihin ng imprimatur. Basahin natin ang isa sa mga books na nagpapakita ng kahulugan ng salitang imprimatur. Ayan po, nakikita po ninyo sa inyong screen sa isang aklat na Breakthrough, The Bible for Young Catholics, Good News Translation. At makikita po ninyo sa inyong screen, diyan po sa binagyan natin ng pula, this was the first edition of the Good News Bible to receive an imprimatur, which means, anong ang ibig sabihin? Let it be printed from a Roman Catholic bishop, the Archbishop of John Francis Willon, the late Archbishop of Hartford, Connecticut. While the imprimatur, ito ha, pakinggan ninyo ha, does not constitute an endorsement. Wow. Ayan ha. It assures the reader that the book does not contain anything contrary to the Catholic faith. Ibig sabihin, yung imprimatur ibinigay para ipaalam doon sa mga tao na ang book na ito ay walang kontra doon sa morals or sa pananampalatayang Katoliko. Hindi ibig sabihin na yung translation na yun ng Biblia ay walang mali sa pagsalin. Kung yung information, alam na alam. Di ba nag-aral sa'yo ng Hebrew at saka Greek? Dapat alam nyo yan na walang perfect na translation. Mali ba na lang talaga kung hindi nyo alam yung pinagsasabi nyo, nag-aral talaga kayo ng Hebrew at saka Greek? Yun lang nga eh, not endorse, not constitute, not endorse, di ba? Hindi yung pini-endorse katulad ng sinasabi nila, eh eto, may imprimatur, dapat paniwalaan yun. Eh sana, naralam yan? Sabi ni, sa debate nyo ni Palong Silvio, eh sana nagreklamo na kayo sa mga pare nyo, di ba? Okay, ngayon na, ito. Ngayon, kung naniniwala kayo
na yung Good News Translation, dahil may imprimatur, yun ang isa sa mga ini-endorse na scholarly na translation ng Catholic Church. Maghanap po kayo ng anumang book na merong scholar ha, na Catholic, na nagsasabi na yung Good News Translation ay yun ang pinaka-mere-recommend na scholarly na translation. Hinahaman po namin kayo na magpakita po kayo ng any textbook na Catholic ang author, na merong scholars. Ako may alam ako eh. Halimbawa, itong New American Bible Revised Edition, no? Ito po ay ang nirerekomenda ng mga scholars ng Catholic Church, kagaya ni Dr. Harold Attridge, ni Dr. Eugene Ulrich. At sabi po dito, bakit ito po isa sa mga nirerekomend nila? Ito pong sabi sa pinakauna, no? Translated. Ito po ha, New American Bible Revised Edition. Sabi po dito, translated from the original languages with critical use of all the ancient sources. Ganyan po ha. Meron ba nito sa Good News Translation? Baka po hindi nyo napansin. Meron ba nito? Meron, may imprimatur lang eh. Oo. Ito, may imprimatur din eh. Oo nga. Oo. Ngayon, basahin ko natin sa Isaiah chapter 43 verse 5 ng salin na ito. Sabi nito, "Fear not, for I am with you. From the east, I will bring back your offspring. From the west, I will gather you." Meron far o wala? Ang nakita ko, misrak eh. From the east lang eh. Walang far. Walang far. Oh. Ang far bro, yung understanding nila. Yun yung far. Doon sa pinagpipilitan lang sa akin. Oh, yun yung far. Now, isa pa. Dito pa si isang re-recommendan ng mga Catholic Biblical Scholars na New Revised Standard Version. Catholic Edition. Oh. Dito rin sa Isaiah chapter 43 verse 5. "Do not fear, for I am with you. I will bring your offspring from the east, and from the west I will gather you." East. Walang far. Walang far. Dalawa na. Oh. Ito pa. The Dead Sea Scrolls Bible, ginagamit ito ng kasama niyong si Joe Ventilacion. Ito, the English translation ng The Dead Sea Scrolls. Sabi dito, sa Isaiah chapter 43 verse 5, sabi dito, "Do not fear, for I am with you. I will bring your children from the east and gather you from the west." Merong far o wala? Wala. Wala, o tatlo na. O ito pa, ito. A New English Translation of the Septuagint. Isinalin mula sa isang critical edition ng Septuaginta. O dito po sa Isaiah chapter 43 verse 5. Sabi dito, "Do not fear, because I am with you. I will bring your offspring from the east, and from the west I will gather you." Meron pa o wala? Wala pa rin, brother. Meron na. Apa to? Meron ba kayong mga critical translations na may papakita na merong far, maliban dun sa MUPAT translation na pinapakita nyo at saka sa Good News? O diba? O, wala. Ngayon, yan, baka sabihin ninyo, ibig bang sabihin, uulitin natin yung pakahulugan nila, na ibig sabihin ba dahil binigyan ng imprimatur, wala nang pagkakamali sa translation? Ito, alam nyo ba ito, itong Biblia Hebraica Stuttgartin siya, ginagamit ng lahat ng mga students, at ng mga nag-aaral ng Hebrew, di ba, nag-aaral yan ng Hebrew, kaya baka kaya ninyong magbasa talaga ng Hebrew na walang intermediate, baka siya alam naman talaga ito, na magagaling itong magbasa ng Hebrew eh. Ito, Biblia Hebraica Stuttgartin siya, alam ko meron kayo itong kopya nito. Alam niyo ba ito na magpapalabas ang Society of Biblical Literature ng Hebrew Bible Critical Edition? Kasi nga, ito, mostly, yung kinopya ito doon, binatay sa Masoretic Text. Yung Masoretic Text kasi, at saka yung Septuagint, merong textual variants. Kaya nga meron din textual criticism. Ngayon, nung na-discover na ng mga dalubhasa ang Dead Sea Scrolls, yung Qumran Manuscripts, doon na-discovery na marami palang pagkakamali doon sa Masoretic Text. Kaya kinukumpara yung mga manuscripts niya, kagaya ng Masoretic Text, ng Septuagint at saka Dead Sea Scrolls. Maraming pagkakataon na nagkakasundo yung Dead Sea Scrolls at saka Septuagint against sa Masoretic Text. Kaya magpapalabas ngayon ang Society of Biblical Literature ng Hebrew Bible Critical Edition para ipakita yung mga merong mga text. Ito kasi may critical apparatus to eh. Ngayon, ito pakita natin sa yung Old Testament textual criticism para akala kasi baka lalayo ng iba na nagkukwento tayo dito na itong Biblical Hebraica Stuttgartensia ay hindi problematic. Manindigan ko tayo na ito ay problematic kaya nga magpapalabas yung Biblical ang Society of Biblical Literature ng Hebrew Bible Critical Edition para ipakita yung merong mga improvement na doon sa mga text kung saan dito sa Biblical Hebraica Stuttgartensia na may mga problematic. Ayan po, sa Old Testament textual criticism, sinasabi dito ng mga textual critic na while
Biblia Hebraica Septuaginta is the most popular and common edition. It is also the most problematic. Ayan. It does not give evidence for every reading for which there are potential variants. It sometimes omits significant evidence and it provides evidence for readings that are not significant. Also remember that in a diplomatic edition, the base text represents one manuscript and the critical apparatus presents readings that differ from the base text. In an eclectic edition, for example, Hebrew Bible Critical Edition, yung binabanggit natin, The text represents the editor's judgment of the best readings and the critical apparatus contains readings that the editor rejected, including those in the base manuscripts. Ayan po. Now, ulitin natin. Halimbawa nito, pag ibig nyo sabihin yung Good News Translation na hindi na pwedeng questionin, ito. Maraming scholars ito na gano'n, gumagamit nito. Ibig nyo bang sabihin, hindi na ito pwedeng questionin. Kaya nga magpapalabas sa Society of Biblical Literature ng Hebrew Bible Critical Edition. Mm-hmm. Oh, paano kayo ngayon yan? Ngayon, ang sabihin ninyo, pabor lang talaga yung Good News Translation sa so gusto nyong palabasin. Mm-hmm. Okay? Kaya, kahit ano pang sabihin natin, no? Kailangan talaga yung balikan natin yung original text. Walang mababasang rahok. Hebrew word na rahok na ang katumbas ay far, doon sa Hebrew Bible, oh, kahit basahin nyo sa interlinear, yan, meron kayo yan. Pero dito, basahin nyo, marunang naman talaga siguro kayong magbasa ng Hebrew Bible. Walang rahok dito na mababasa na, or may misrahok. Kahit nasa Bible Hub nyo hanapin, wala rin rahok. Diba? Doon siguro sa ibang mga talata. Pero doon sa katumbas ng salita far or east, doon sa 435. Kaya kailangan po na balikan natin ang original text. Kasi po, sabi dito sa introduction ng biblical interpretation, napakahalaga po na balikan natin ang original text. Hindi yung magre-rely lang tayo doon sa mga translations. Maganda rin yung mga translations, pero yung mas malapit sa original text. Kaya ito po ang isa sa mga matutunan natin sa mga scholars sa introduction to biblical interpretation. Sabi dito, therefore, reliable biblical interpretation requires careful evaluation of the grammatical nuances of the original language text of the Hebrew and Aramaic Old Testament and Greek New Testament. Ideally, every interpreter should know these biblical languages. Even the best translations do not and probably should not bring them out, where good modern translations do express clearly some grammatical nuances. People who do not know Hebrew or Greek must remember that they work at a disadvantage. Kaya nga po, kailangan balikan natin sa original text. Hindi yung pagpabor sa'yo ang translation, sasabihin mong tama yan. Pero pag hindi naman pabor, sasabihin mong mali yan. O, di ba? Oo nga. Ayan. Mayroong mga ganyan eh. Mga nakikipag-debate, even sa social media, na sasabihin, maling salin ito. Maling salin, alam mo ba ang grammar niyan? O mali lang dahil hindi pumapabor sa doktrina mo. O hindi pabor sa gusto mong patunayan. O sa argumento mo. Okay. Grabe no, disadvantage talaga yung sinabi. O people who do not know Hebrew and Greek, disadvantage talaga para sa kanila. O kasi magre-rely na lang tayo sa translation. Kahit ano na lang translations, sasabihin natin tama yan. Mm-hmm. Kaya nga meron ano eh, merong biblical languages eh. Para balikan natin kung ano talaga nakasulat sa original text. Mm-hmm. Now, ngayon, puntahan natin yung pangatlong video na kung anong sinasabi nila doon. At saka, yung sinasabi nila kanina, kapatid na Ramil at kapatid na Rene, kapatid na Michael. Tama po yung nakalagay sa screen na i-protect, sinabi niya pa yung Aleppo Codex eh. Pero yung translation na nilagay ng Far East, yun ang mali. Yun po ay takas at pandarayan. Nabasa na nga po eh. Ayan, ilang beses po natin napanood. Yung kaibigan natin na si Karine Panuncillo, sabi niya, dahil nabasa. Nabasa na nga po eh. Nabasa na. Yung sabi niya, ibig sabihin, kasi nga mayroong translations, kagaya ng sinasabi nila yung Moffat translation, Isaiah 43 verse 5, na nakalagay doon ay mayroong Far East. Na wala namang far talaga doon sa mga translations na mas malapit sa original text, gaya ng New American Bible Translation. Okay? Pero ang panindi, sinasabi niya, nabasa, ibig sabihin, hindi na tayo magre-reklamo. Dahil nabasa na. Ngayon, susundan ko namin ang argumento ninyo. Ibig sabihin ba, kahit anong sali na lang, basta't nabasa, paniniwalaan natin. O, halimbawa, susundan ko kayo sa inyong argumento. Dito po, sa the first century Aramaic Bible in plain English, the New Testament with Psalms and Proverbs. Dito po, sa John chapter 8, verse 58. Yung argumento, pagkabasa, paniniwalaan. Ito, basahin natin ha. Sabi dito, Yeshua, Hebrew word dito ng Jesus. Yeshua said to them, timeless truth, I speak to you before Abraham would exist,
I am the living God. Wow. Sabi ni Jesus Christ dito, sasalin nito. I am the living God. Okay, ito, nabasa rin. Tatanggapin niyo ba ito? Of course, nabasa. Okay, diba? Susunod niyo sabi kasi nabasa. Ito, tatanggapin niyo ba ito? Kasi Bible din ito, oh. Mm. Pagsusundan natin yung mga yung argumento nila, no? Mm. Ito, nabasa dito, sabi ni Jesus Christ, I am the living God. Oh, tama, hindi, tama ako kasi, honestly, hindi ako gumagamit nito. Uh-oh. Kasi nga, meron naman tayong konsensya, eh. Wala naman talaga ito sa Greek. Oo. Oo. Ito, eh, sabi ni Karen ni Panansinyo, nabasa na ito. Nabasa din, tatanggapin mo ba ito, brother Rene? Oh, ito pa, The Message Bible. I think meron kayo nitong kakopya nito. Message Bible. Dito sa 1 John chapter 5, verse 21. Babasahin natin. And we know that the Son of God came so we could recognize and understand the truth of God. What a gift. And we are living in the truth itself, in God's Son, Jesus Christ. This Jesus is both true God and real life. Wow. Ayan, nabasa din. Ang sabi mo, nabasa. O, nabasa din. O, hindi mo, tatanggapin mo ba ito? No argument. Diyos pala si Jesus, true God. O, diba? Oo nga. Klaro-klaro na basa. Dito, merong suporta na yung marami sa mga scholars ang nininindigan na yung 1 John chapter 5 verse 20, yun ay tumutukoy yung true God sa Panginoong Hesus. Paano natin nalaman yan? Dito po sa commentary on the manuscript and text of the New Testament na isinulat ng isang textual critic na si Dr. Philip Comfort. Dito po sa page 398. Page 398. Sabi po dito, Son of God is written as a nomen sacrum or nomina sacra, secret name, in two early manuscripts, Sinaiticus and Vaticanus. The grammar in the Greek makes it clear that the Son of God, Jesus Christ, is identified as the true God and eternal life. Tama pa rin yung message. Maliban dyan, ito pa. Paboritong sabi, Natural lang. Facebook din nyo ito. Ginagamit nyo ito sa inyong programa. Nakita ko rin yan eh. Okay. Dito po sa page 327 ng Greek Grammar Beyond the Basics, ano pong sabi ni Dr. Daniel Wallace dito? The issue cannot be decided on grammar alone, but suffice it to say here that there are no grammatical reasons for denying that the Aletheinos Theos is descriptive of Jesus Christ. Wow. Yung Aletheinos Theos dito ay true God. True God, oh. Ayan. Is descriptive of Jesus Christ. Ayan po. Nabasa na sa isang salin. Pinapatunayan pa ng dalawang aklat na ang mga author nito ay mga eksperto sa lingwaheng Greek kung saan ito ang original text ng New Testament. At isa pa, Brother Dwing, this is undeniable yung Greek Grammar Beyond the Basic of Daniel Wallace because they are using the book of Daniel Wallace. Oo. Iwan ko lang kung siguro kung pabor siya, nagagamit yan. Pero kung hindi pabor, sasabihin nila mali yan. Kaya nga, far, kasi malayo, di ba? Malayo yung pagkakaunawa, hindi far. Ang pinagtataka ko pa, Brother Romel. Mm-hmm. Ito, nakikita siguro ito ng mga nanonood ngayon. No? Ito po, alam na alam niyo po kung anong salin nito, ha? Lamsa translation, paboritong salin ito. Oh. No? Yes. Ang pinagtataka ko, bakit hindi nyo ito ginamit nung minasaan yung Isaiah 43 verse 5? Walang far, no? Sige nga, bro. Titingnan natin dito sa Isaiah chapter 43 verse 5. So, basahin natin dito. Fear not, for I am with you. I will bring your descendants from the east. Walang far. Basahin mo ulit, baka meron. And gather you from the west. Ay, wala talaga. Oh, diba? Napapansin natin ito na kapag ang binabasa nila yung Acts chapter 20 verse 28, diba binabasa nila ito at pinagtatanggol nila na accurate ang salin nila kasi may Christ. Sa Acts 20:28. Kasi may Christ. Ang pinatataka po, bakit dito sa Isaiah 43 verse 5, hindi ito binagamit? Eh, mabubuking sila, brother. Oo. Oh. Diba? Pag binasa yung Lamsa translation, booking na booking. Nawala palang Far East. Yan. Maliban dito sa sinasabi ninyong maling salin, although hindi ito topic. Hindi ito ang topic, pero since na binuksan natin ang Lamsa, na para doon sa kapakinabangan ng mga kapatid nating nanonood, dito sa, sabi dito sa Hebrews chapter 1 verse 8, sabi dito, but of the Son, he said, thy throne, O God. Whoa. O sabi niya na, maling salin daw ito eh, na hindi dapat pwedeng, hindi dapat tinatawag ng Ama, yung anak na Diyos. Kasi yung sabi daw nila, God is your throne, ang tama. Ayan, dito, sa paboritong salin ninyo, yung sabi dito, thy throne, O God. Ngayon sabi nila, mali ito. O sige nga, patunayan ninyo sa Syriac grammar.
kung paano ninyo patutunayan na mali ang salin na ito. Ha? Ito ay isinalin mula sa Syriac na language. Ha? At kung hirap na hirap nga kayo sa Greek, sa Syriac pa kaya. Mas mahirap yung brother. Di ba? Okay. Ngayon, ito ha? Bago tayo magbigay ng tanong sa mga kapatid natin, yung mga iglesia ni Cristo. Of course, mahal na mahal natin itong mga kapatid nito. Wala naman tayong wala naman tayong problema sa personal. Atin na naman sinasagot lang natin yung mga argumento na ginagamit nila against sa atin. Ano masasabi mo doon sa mga videos na kinalang, sa mga yung sinasabi nila sa mga video clips na pinanood natin? Actually, Brother Dwayne, at sa lahat po natin manonood, napakaganda po ng video yan kasi when I was watching it and listening, napakaganda yung kanilang paglagay ng argumento. Ang hindi lang po maganda yung kanila pong understanding doon. Kasi sinasabi nila, and they are keep on insisting na merong Far East daw, no, sa Isaiah 43 verse 5. Ini-insist talaga nila yung Far East kasi nga nabasa. Pero ngayon naman, mga kapatid, yung totoo po na meron doon, far lang. Far of understanding nila, malayo yung kanilang pagkakaunawa. Pero ang totoo niyan, East lang po yung nakalagay. Mesrach nga sa Hebrew. Paanong lalagyan mo ng far doon, wala naman pala doon sa context ng original na text ng Biblia. Bakit lalagyan ng far? Simpleng argumento lang. Pag nilagay mo ng far, magiging maganda yung tunog. Kasi, tama kami. Kasi yung nilagay nga sa debate nila ni Joe Ventilacion, na diniscuss mo rin, tama yung nakalagay sa screen. Pero mali lamang nilagyan ng far. Bakit ini-insist? Kasi sabi ni Rene Panuncilio, nabasa. Binasa rin kanina. At tapos daw, sabi nila, hindi nga silang salin. Tama naman, hindi silang salin. Pero sana, kung gusto mo palang palabasin na yung nilagay mong English translation dun sa ilalim ay mula sa Mupat, hindi, sana nilagyan mo dun sa ilalim. Oo, sana nilagyan nyo ng footnote. No, kahit na gawa-gawa nyo lang, sana may footnote na yun. Itong translation na Far East, mula binatay namin sa Mupat, para maliwanag. Pero kahit saan nating dalhin, no, balikan natin yung Hebrew, wala talaga mababasang rahok. Balikan natin, payag ba kayo yung mga binasa naming mga saling kanina na English? O mga scholars din ang nag-translate ito, payag ba kayo nun? Nandito sa Aramaic Bible in Plain English, sa John 8:58, may nabasa dun na sabi ni Jesus Christ, I am the living God. Payag ba kayo dun? Kasi sabi ni Karen Ipanuncinio, nabasa. Nabasa din. Paano dito sa translation? Walang nabasa. Sinasabi nyo, ginagamit nyo itong saling na ito, paboritong-paborito. Mali yan, Brad. Baling ginamit nila. Kaya nga, importante, balikan natin ang original text. Kasi nga, kahit sinong scholars naninindigan na walang perfect na translation. At alam po namin na alam ninyo, no, na hindi po mga Pinoy ang writers ng mga aklat ng Biblia. Kaya nga, kailangan nating balikan ang Hebrew, Aramaic, at saka Greek para i-check kung nasa original text ba yung mga nasa translations. Nalala ko tuloy, brother. Bakit mo pababalikan mga Ilonggo speaking yung nakikinig, di ba? Sabi ni Rene Panuncilio. Bakit kailangan pa? Baka hindi ka nakakaunawa, di ba? Ayan. Now, ito po ha. Alam naman natin kung bakit naninindigan sila doon sa Mupa translation ng Far East. At saka ginagamit nila yung Good News translation, na ecumenical translation, Distant East. Kasi nga, yung Far at saka yung East. Yung Far East or yung Distant East sa isang translation. Gusto nilang ikabit doon sa mga aklat na nababasa na yung malayong silangan ay tumutukoy sa Pilipinas. Alam natin yung style nila . Pero ngayon itong tanong namin na ito po ha. Ito, pakisagot po sa inyong programa. Hihintayin po namin ha. Una po, paki-discuss nga po sa Hebrew grammar na hindi pwedeng lagyan ng mimisrak-rak. Sa Hebrew grammar ha, at saka sa syntax kung mali. Unang tanong yan, kaya nyo bang ipatunayan sa inyong programa? Kasi marunong din kayo ng Hebrew or Hebrew grammar, na yung mimisrak-rahok, hindi pwede yun sa Hebrew grammar. Pangalawang tanong, meron ba kayong maipapakitang biblical commentary na gawa ng mga biblical scholars? Biblical scholars ha? Biblical scholars. Or anumang salin ng Biblia na merong footnotes. Merong footnotes ha? Na yung silangan, yung East or yung Far East na nakasulat doon sa ibang salin, kagaya ng Mupat, kagaya ng Good News, na yung salitang yun ay tumutukoy sa bansang Pilipinas o sa Asia. Pakita nyo sa amin na meron kayong may papakitang biblical
commentaries or anumang salin. Hindi diksyonaryo na gawa dito ng mga Pinoy sa Pilipinas. Ha? Kasi walang matinong biblical scholars na pwede mong i-connect yung libro na sinulat ng author tungkol sa history ng Pilipinas doon sa biblical text. Ay si Jesus yun. Ay si Jesus yun. Hindi pwedeng maging exegesis yun. Ha? Kaya, pangalawang tanong, may mga ipapakita ba kayong anumang salin ng Biblia, kahit para praise pa na salin yan, or biblical commentary, na gawa ng mga biblical scholars na may footnotes na nakalagay na yung salitang Far East or East or Malayong Silangan or Silangan na yan ay tumutukoy sa Asya or sa bansang Pilipinas. Pangatlong tanong. So, ibig bang sabihin, katulad dito, pinagkasunduan mga, halos lahat ng mga scholars nagkakaisa na magandang aklat ito, itong Biblia Hebraica Stuttgartin siya. Kayo ba naniniwala na ito ay wala pang mali? Ito ba ay walang mali? Walang mali ito, bakit magpapalabas ang Society of Biblical Literature ng Hebrew Bible Critical Edition? At alam na alam nyo, siguro ha, kung nakakabasa ko yun ng manuscript ng Hebrew, na merong mga mali sa Masoretic text. Kaya nung, especially nung lumabas ang Lindsey Cross, nung magkaroon ng text, kaya nga problematic sabi ng Old Testament. Ayan. So ito po ay tanong ng namin sa inyo na para po sa kapakinabangan ng mga nanonood na gusto mag-aral at of course magsuri. Okay? So yan po ang tanong namin na tatlo sa inyo. Ulitin namin. Una, yung kine-question namin, hinahanap namin yung salitang rahok doon sa Isaiah 43 verse 5 ng Hebrew Bible. Kung sasabihin niyo sa amin na hindi na kailangan yun, kasi yung Misrach ay tatanggap-tanggap yung salin na Far East or Distant East para sa salitang tawag nito na Misrach. I-discuss niyo po sa inyong programa na hindi pwede or maling gamitin sa Hebrew grammar yung Misrach rahok. Kasi dito po sa tatlong dictionary, tatlong mga diksyonaryo or lexicon na pinakita namin, lahat ito ang kahulugan ng salitang Misrach na Hebrew word ay ang translation nito ay east, hindi po Far East. Ayan. At sinagot naman po namin kanina yung sa Smith Bible Dictionary. Okay? Pangalawa. Ulitin namin ulit ang pangalawang question. May papakita ba kayong biblical commentary na gawa ng mga biblical scholars or anumang salin ng Biblia na mayroong footnotes na ang nakasulat o nakalagay yung salitang Far East or East or Malayong Silangan o Silangan, yun ay tumutukoy sa bansang Pilipinas o sa Asya. At pangatlo, kagaya ng paninindigan na parang gusto niyong palabasin na yung Good News Translations, kumo mayroong imprimatur, na hindi naman ibig sabihin ng imprimatur, 100% translation, ay hindi na pwedeng question. Kaya nga nagpalabas, itong New American Bible Revised Edition, no, na basahin ko dito sa mga hindi pa nakalagay dito, is translated from the original languages with critical use of all the ancient sources. At anong nakasulat dito kanina sa Isaiah 43 verse 5? Islam, walang far. At ito ay recommended ng mga Catholic Biblical Scholars, katulad ni Dr. Harold Attridge at ni Dr. Eugene Aldrich. Mga translators yan ha, ng Bible. Ang tanong, bakit hanggang ngayon hindi kayo nakakagawa ng sarili ninyong salin? Bakit ang katanong kung marami ng salin? Baka nga makagawa siguro ng mga... Bigyan nyo kami ng kopya ha? Soon kung makagawa kayo ng salin. Okay, yan lang po ang tanong namin sa inyo. Katulad dito, nang paninindigan ninyo, hindi pala pwedeng questionin yung Good News Translation. Kung hindi pwedeng questionin yun, dahil may imprimatur, ito ginagamit ng mga maraming scholars. Bakit ngayon, magpapalabas pa lang Hebrew, ang Society of Biblical Literature ng Hebrew Bible Critical Edition para maitama yung mga... May mga maling nakita. Kasi nga ito ay nakabase sa Masoretic text. Okay? So yan lang po ang tanong namin sa inyo. And I hope pasagot ninyo sa inyong mga programa. God bless you po, mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo. Mahal po namin kayo. Good evening, everyone. And patuloy po tayo sa ating ginagawang pag-aaral, pagsusuri at pagtatangkol sa ating pananampalatayang Katoliko. God bless us all.